Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kinahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pansinin po natin at bigyan ng diin ang mga pangungusap na ating narinig sa mga pagbasa sa atin ngayon. Dito galing sa Aklat ng Kawikaan. Ito ay salita ng Diyos. Ito ay totoo. Paniwalaan natin ang mga ito. Ano yung mga pangungusap na yon? Ang kamatayan ay hindi nilikha ng Diyos. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito. Ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Sa original plan ng Diyos, walang kamatayan. Ang tinutukoy na kamatayan dito ay ang pagtigil ng buhay, ang kalagayan ng kawalang pag-asa, ang kalagayan ng kalungkutan at kasamaan. Hindi yan ang balak ng Diyos. Oo, papanaw pa rin ang mga bagay-bagay, pati na nga ang tao, pero ang pagpanaw na ito ay hindi tinitingnan na katapusan ng buhay. Ganyan ang ating kalagayan ngayon. Niligtas na tayo ni Jesus. Tinalo na niya ang kamatayan. Pero namamatay pa rin tayo. Oo nga, pero iba na ang kamatayan natin. Hindi na ito katapusan ng buhay. Ito'y pintuan na lang patungo sa isang buhay na mas maganda. Ito yung muling pagkabuhay. Kung tayo ay tapat sa Panginoong Jesus, sasama tayo sa Kanya sa muling pagkabuhay. Oo, nalulungkot tayo sa mga namatay kasi wala na sila sa piling natin. Pero naniniwala tayo na hindi sila nawala dahil sa patay na sila. Ang ating relationship sa kanila ay patuloy pa rin. Spiritual na lang ang ating kaugnayan sa kanila. Pero nandyan pa sila. Kaya may pagdarasal natin sila at sila rin ay naipagdarasal din tayo. Nagtutulungan pa rin tayo. At umaasa tayo na balang araw magkikita tayong muli sa harap ng Panginoon. Buhay, buhay ang wakas natin, hindi kamatayan. Ang problema ng ating panahon ngayon ay masyado tayong materialistic. Ang realidad na alam natin ay material lang. Kaya para sa marami, ito lang ang katotohanan. Material lang ang totoo at ito lang ang mahalaga. Pero ito'y napakakitin na pananaw sa buhay. Maraming karanasan natin ngayon na hindi lang material.
ang kaalaman, ang karunungan, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang mga ito'y hindi material. Napakahalaga at napaka-importante ang mga ito na maraming mga tao ay handang mamatay dahil lang sa pag-ibig sa bayan, dahil sa pag-ibig sa Diyos, dahil sa pananampalataya. Mamamatay din at namamatay din ang iba dahil sa pag-asa. Umaasa ng masabuting araw. Hindi lang tayo mga hayop o mga bato o mga halaman. Tao tayo, may kaluluwa tayo, may spiritual powers tayo. Noong tayo ay tinubos ni Jesus, iniligtas tayo ng buong pagkatao natin, katawan at kaluluwa. At dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan, buhay na walang kamatayan, katawan at kaluluwa. Palayain mo kami, Panginoong Jesus, sa pagkabulag na dala ng materialismo. Makita po sana namin ang kahalagaan ng espiritual at dalhin mo kami sa buhay na hindi na maaabot ng kamatayan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.